Si Jacob ay isang kilalang tao sa Biblia, na kilala sa kanyang mahalagang papel sa aklat ng Genesis. Ang kanyang buhay at mga karanasan ay detalyado sa ilang mga kabanata ng Biblia, partikular sa Genesis chapter 25 to 35. Si Jacob ay isa sa mga ama ng bansang Hudyo. Sa pagtanda, pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan na Israel at ipinangalan sa kanya ang bansa. Ang kanyang mga anak ay naging mga pinuno ng 12 tribo ng Israel. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, bakit pinahintulutan ang kasal sa malapit na kamag-anak noon? At bakit nakipagbuno si Jacob sa Diyos? Tara't samahan niyo kong alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin kay Jacob. Pero bago yan, sino nga ba si Jacob? Si Jacob ang 22 henerasyong inapo ni Adan o 12 henerasyong inapo mula kay Noah. Siya ay isinilang noong 2006 BC nang si Isaac ay 60 years old sa Beer Lahai-Roi, Canaan. Siya ay isinilang kina Isaac at Rebecca na kapatid ni Laban. Dahil baog si Rebecca, nanalangin si Isaac sa Panginoon na magkaanak ito. Tinugon ng Panginoon ang dalangin niya, kaya nagbuntis si Rebecca. Naramdaman niya na nagtutulakan ang kambal na sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Sinabi ni Rebecca, kung ganyan lang ang mangyayari sa kanila pagdating ng panahon, mabuti pang mamatay na lang ako. Kaya nagtanong siya sa Panginoon tungkol dito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, manggagaling sa 2 sanggol na nasa tiyan mo ang 2 bansa, 2 grupo ng mga tao na maglalaban-laban. Ang isa ay magiging makapangyarihan kaysa sa isa. Ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata niyang kapatid. Nang nanganak na si Rebecca, kambal ang anak niya. Ang unang lumabas ay mapula-pula at balbon, kaya pinangalanan nila siyang Isa. Nang lumabas ang ikalawa, ito naman ay makinis. Ang kamay niya ay nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid, kaya pinangalanan nila siyang Jacob. Nang lumaki na ang 2 sanggol, naging maliksing mga ngaso si Isa at palagi lang siya sa bukid, habang si Jacob naman ay tahimik na tao at palaging nasa loob ng mga tolda. Mas nagustuhan ni Isaac si Isa dahil mahilig siyang kumain ng mga ipinangaso ni Isa, pero si Jacob naman ay mas nagustuhan ni Rebecca. Nang matandang matanda na si Isaac at halos hindi na makakita, tinawag niya ang panganay niyang anak na si Isa. Sinabi niya, anak, matanda na ako at hindi magtatagal ay mamamatay na ako. Mabuti pang kunin mo ang pana mo, pumunta ka sa bukid at mangaso ka para sa akin. Pagkatapos, ipagluto mo ako ng paborito kong pagkain at dalhin mo agad ito para makakain ako. At babasbasan kita bago ako mamatay. Gayunpaman, narinig ni Rebecca ang pag-uusap na ito at nag-isip ng isang plano upang matiyak ang pagpapala para sa kanyang paboritong anak na si Jacob. Inutusan ni Rebecca si Jacob na magkunwaring si Isa sa pamamagitan ng pagsusuot ng damit ni Isa at paggamit ng balat ng kambing sa kanyang mga braso at leeg upang gayahin ang mabalahibong balat ni Isa. Naghanda siya ng pagkain para kay Isaac at pinapunta si Jacob upang tanggapin ang pagpapala. Si Jacob, sa una ay nag-aalangan, sinunod ang utos ng kanyang ina at iniharap ang kanyang sarili kay Isaac. Sa kabila ng unang mga hinala ni Isaac, matagumpay na nalinlang ni Jacob ang kanyang ama sa pagbibigay sa kanya ng pagpapalang para kay Isa. Hindi sinasadyang binyayaan ni Isaac si Jacob ng kasaganaan, pangingibabaw sa kanyang kapatid, at otoridad. Bumalik si Isa mula sa pangangaso, at napagtanto ni Isaac na pinagpala niya si Jacob ng hindi sinasadya. Humagulgol ng iyak si Isa nang marinig ito at nagmamakaawa na basbasan siya. Binasbasan ni Isaac si Isa ngunit hinulaan niya ang isang mas mahirap na buhay para sa kanya at sinabi ni Isaac sa kanya, palagi kang makikipaglaban at maglilingkod ka sa iyong kapatid. Si Isa ay nagalit kay Jacob at nagplanong patayin siya pag namatay si Isaac. Binalaan ni Rebecca si Jacob tungkol sa plano ni Isa at pinayuhan siya na pumunta sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Laban sa Haran. Nakumbinsi niya si Isaac na paalisin si Jacob para maghanap ng mapapangasawa sa kanilang mga kamag-anak. Umalis si Jacob patungong Haran na nagtatakda ng yugto para sa kanyang paglalakbay at para humanap ng asawa mula sa mga anak ni Laban. At sa paglalakbay, huminto siya ng gabi sa isang lugar na tinatawag na Luz. Doon, siya ay may kahangahangang panaginip ng isang hagdan na umaabot mula sa lupa hanggang sa langit, na may mga anghel na umaakyat at bumababa. Nakita rin niya ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan at sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lupaing ito na iyong hinihigaan. Ang mga lahi mo ay magiging kasindami ng alikabok sa lupa. Mangangalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa. Sa pamamagitan mo at ng mga lahi mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo."
Biglang nagising si Jacob, pinangalanan ni Jacob ang lugar na yon na Bethel, na ang ibig sabihin ay tahanan ng Diyos. At gaya ng nakikita nyo ngayon, naglagay si Jacob ng tanda na gawa sa bato para markahan ang lugar kung saan siya kinausap ng Diyos. Dumating si Jacob sa lupain ng mga tagasilangan, kung saan nakatagpo siya ng mga pastol malapit sa isang balon. Habang nagtatanong siya tungkol kay Laban, dumating si Raquel na anak ni Laban, kasama ang tupa ng kanyang ama. Si Jacob ay naantig sa kagandahan ni Raquel at iginulong ang bato mula sa balon at pinainom ang kawan ni Laban. Dahil sa labis na emosyon, hinalikan ni Jacob si Raquel at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi niya kay Raquel, "Anak ako ni Rebecca, kaya pamangkin ako ng iyong ama." Patakbong umuwi si Raquel at sinabi sa kanyang amang si Laban. Nang marinig ni Laban na nariyan si Jacob na pamangkin niya kay Rebecca, agad niya itong sinalubong. Hinagkan niya si Jacob at dinala sa bahay niya. At doon sinabi ni Jacob kay Laban ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Laban sa kanya, "Tunay nga na magkadugo tayo." Pagkalipas ng isang buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, "Hindi dahil magkamag-anak tayo ay pagtatrabahuhin kita ng walang bayad, magkano bang dapat kong isweldo sa iyo?" Si Laban ay may dalawang anak na dalaga. Si Leah ang nakatatanda at si Raquel naman ang nakababata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Raquel. Nabighani si Jacob kay Raquel, kaya't ang sabi niya kay Laban, "Paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel." Sinabi ni Laban, "Mas gusto ko ngang ikaw ang mapangasawa niya kaysa iba." 7 taong naglingkod si Jacob upang mapasakan niya si Raquel, ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Sinabi ni Jacob kay Laban, "Dumating na po ang 7 taon at dapat kaming makasal ng inyong anak." Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ang lahat ng taga roon. Ngunit ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah na panganay sa halip na si Raquel. Ibinigay naman ni Laban kay Leah ang alipin nitong si Zilpa. Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping. Kaya sinabi niya kay Laban, "Bakit niyo ito ginawa sa akin? Bakit niyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Raquel." Sumagot si Laban, "Hindi kaugalian dito sa amin na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Patapusin mo muna ang sanlinggong pagdiriwang na ito, at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo si Raquel kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa." Sumang-ayon naman si Jacob, at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Raquel bilang asawa. Ibinigay rin ni Laban kay Raquel ang alipin nitong si Bilha. Sa wakas, naangkin ni Jacob si Raquel, mas mahal niya ito kaysa kay Leah. Kaya't naglingkod pa si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. Alam ng Panginoon na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya't niloob niyang magkaanak na ito, samantalang si Raquel ay baob. Lalaki ang unang anak ni Leah. Ang sabi niya, "Nakita ng Diyos ang aking suliranin. Ngayon, tiyak na mamahalin ako ng aking asawa." Kaya't Ruben ang ipinangalan niya rito. Nagdalang tao siyang muli at lalaki na naman ang kanyang naging anak. Pinangalanan naman niya itong Simeon. Muling nagdalang tao si Leah at tinawag niya itong Levi. Nagdalang tao siyang muli at lalaki pa rin ang kanyang anak. At tinawag niya itong Judah. Pagkatapos Noe hindi na siya nagkaanak. Nainggit si Raquel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya magkaanak. Sinabi niya kay Jacob, "Mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak." Nagalit si Jacob at sinabi kay Raquel, "Bakit, Diyos ba ako na pumipigil sa iyong panganganak?" Kaya't sinabi ni Raquel, "Kung gayon, sipingan mo ang alipin kong si Bilha upang magkaanak ako sa pamamagitan niya." At nagkaanak si Bilha ng 2 anak na lalaki, sina Dan at Naphtali. Ang mga anak na ito ay itinuturing na mga anak ni Raquel. Nang mapag-isip-isip ni Leah na hindi na siya nanganganak, ibinigay naman niya ang kanyang alipin na si Zilpa kay Jacob, at nagkaanak ito ng 2 lalaki, sina Gad at Aser. Hindi nagtagal dininig ng Diyos ang dalangin ni Leah, at nagdalang tao siya, at ito ang 5th anak nila na si Issachar. Muling nagdalang tao si Leah, at ito ang 6th niyang anak na si Zebulun. Di nagtagal, nagkaanak ulit siya ng babae, at ito'y tinawag niyang Dina. Hindi rin kinalimutan ng Diyos si Raquel. Sinagot niya ang kanyang panalangin na magkaanak din siya. Nagbuntis siya at nanganak ng lalaki, kaya pinangalanan niya ang sanggol na Joseph. Isang araw, napansin ni Jacob na nag-iba na ang pakikitungo ni Laban sa kanya, di tulad ng dati. Inutusan ng Diyos si Jacob na bumalik sa lupain ng kanyang mga ninuno kung saan siya isinilang. Tinipon ni Jacob ang kanyang mga asawa, mga anak, at mga alagang hayop at palihim na umalis sa bahay ni Laban nang hindi nagpapaalam. Natuklasan ni Laban ang pag-alis ni Jacob at hinabol siya ng 7 araw.
Dinalaan ng Diyos si Laban sa isang panaginip na huwag saktan si Jacob, at naabutan ni Laban si Jacob sa kabundukan ng Gilead. Ipinahayag ni Jacob ang kanyang pagkabigo sa pagmamaltrato ni Laban sa paglipas ng mga taon na itinatampok ang kanyang dedikasyon at pagsusumikap. At ang sabi pa ni Jacob, kapag araw ay nagtitiis ako sa init, at kung gabi ay nagtitiis ako sa lamig. At palaging kulang ang tulog ko. Sa loob ng 20 taon na pagtira ko sa inyo, 14 na taon akong naglingkod sa iyo para sa iyong 2 anak na babae. Naglingkod pa ako ng 6 na taon para bantayan ang iyong mga hayop. 10 beses mong binago ang pagbabayad mo sa akin. Kung hindi siguro ako sinamahan ng Diyos na ginagalang ng aking ama na si Isaac, na siya ring Diyos ni Abraham, baka pinalayas mo na ako ng walang dalang anuman. Pero nakita ng Diyos ang paghihirap ko at pagtatrabaho, kaya binalaan kanya kagabi. Nakipag-ayo si Laban kay Jacob at nakipagsundo rin si Jacob. Kinabukasan, maaga pa ay hinagkan ni Laban at binasbasan ang mga anak at apo niya, at umalis siya pauwi. Habang naglalakbay sina Jacob, may mga inutusan si Jacob na mauna sa kanya para makipagkita sa kapatid niyang si Esau roon sa lupain ng Seir. Pagbalik ng mga inutusan ni Jacob, sinabi nila, napuntahan na po namin si Esau, at papunta na po siya rito para salubungin kayo. May kasama siyang 400 lalaki. Kinabahan si Jacob at hindi siya mapalagay. Dahil sa takot sa posibleng pagkagalit ni Esau, hinati ni Jacob ang kanyang pamilya at mga ari-arian sa 2 grupo, umaasa na kung sasalakayin ni Esau ang isa ay maaaring makatakas. Nanalangin si Jacob sa Diyos para sa proteksyon, na inaalala ang pangako ng Diyos na pagpapalain at protektahan siya. Nang gabing iyon, bumangon si Jacob at isinama ang 2 niyang asawa, ang 2 alipin niyang babae, at ang 11 anak niya, at pinatawid sila sa ilog ng Jabok. Ipinatawid din ni Jacob ang lahat ng ari-arian niya. Nang nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki, at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-umaga. Nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang magkatapat na buto nito. At sinabi ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Nagtanong ang tao sa kanya, anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. Sinabi ng tao, simula ngayon hindi na Jacob ang pangalan mo kundi Israel na, dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa tao, at ikaw ay nagtagumpay. Nagtanong din si Jacob sa kanya, sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo. Pero sumagot ang tao, huwag mo nang itanong ang pangalan ko. Pagkatapos, binasbasan niya si Jacob doon. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na yon na Peniel, dahil sinabi niya, nakita ko ang mukha ng Diyos pero buhay pa rin ako. Sino nga ba ang nakipagbuno kay Jacob? Malamang na hindi ito tao, dahil wala namang taong may kapangyarihang mag-dislocate ng buto sa isang hawak lang. Ngunit ang sagot ay sinabi na mismo ng lalaki. Si Jacob ay nakipagbuno sa Diyos at sa tao, at siya'y nagtagumpay. Pero kung siya ay Diyos, bakit pa niya kailangan tanungin ang pangalan ni Jacob? Di ba dapat alam na niya yun? Naalala niyo ba kung paano nakuha ni Jacob ang pagpapala, na para sana kay Esau, hindi ba tinanong muna siya ni Isaac kung anong pangalan niya? At ang sinagot niya ay Esau. So ngayon, bago siya bigyan ng pagpapala ng Diyos ay tinanong muna siya kung anong pangalan niya. At sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagsinungaling. Ang pangalang Jacob ay nangangahulugang heel catcher, na isang Hebrew idiom din para sa deceiver, at bagay na bagay nga ito kay Jacob dahil hindi lang si Esau ang dinaya niya kundi si Laban na tiyuhin niya. Subalit dahil sa nangyaring ito kay Jacob, ang dating Jacob na kilala bilang deceiver ay wala na, at siya na ngayon si Israel, ang taong pinagmula ng bayan na pinili ng Diyos. At dahil dito nakuha na rin ni Jacob ang pagpapala na para talaga sa kanya nang hindi nandaraya. At nakuha niya ito dahil hindi siya bumitiw sa Diyos hanggat hindi niya nakukuha ang pagpapala. Simula noon ay naging ika-ika na siya maglakad at dahil dito ay hindi siya makakatakbo kay isa na pasalubong na sa kanya. So, ang tanging magagawa na lamang ni Jacob ay harapin ang kanyang kapatid at magtiwala sa Diyos para sa kanyang buhay at tunay ngang napakabuti ng Diyos dahil tinupad niya ang panalangin ni Jacob, imbis kasi napatayin ni Isa si Jacob ay patakbo pa itong sumalubong sa kanya. Niyakap siya ni Isa at hinagkan, at umiyak silang 2. So, ang nakipagbuno talaga kay Jacob ay ang Diyos mismo sa pamamagitan ng Angel of the Lord. Ibig sabihin hindi talaga nakita ni Jacob ang actual na muka ng Diyos. Pagkatapos, umalis si Jacob at ang sambahayan niya sa Bethel. Manganganak na noon si Rachel. Malayo pa sila sa bayan ng Ephrata, sumakit na ang tiyan ni Rachel.
nang matindi na ang sakit, sinabi ng manghihilot sa kanya, "Huwag kang matakot Raquel, lalaki na naman ang anak mo." Isinilang ang sanggol pero nasa bingit ng kamatayan si Raquel. Pinangalanan ni Jacob ang sanggol na Benjamin. Namatay si Raquel nang isilang ang sanggol at inilibing sa tabi ng daan na papunta sa Ephrata, na tinatawag ngayong Bethlehem. Pumunta si Jacob sa ama niyang si Isaac sa Mamre. Ito ang lugar na tinitirhan ni Isaac na siya ring tinitirhan noon ni Abraham. Nabuhay si Isaac ng 180 years. Namatay siya sa katandaan na kontento sa kanyang buhay. Inilibing siya ng mga anak niyang sina Esa at Jacob. May 12 anak na lalaki si Jacob. Ang mga anak niya kay Lea ay sina Ruben na panganay, pagkatapos ay sina Simeon, Levi, Judah, Issachar at Zebulun. Ang mga anak niya kay Raquel ay sina Joseph at Benjamin. Ang mga anak niya kay Bilha na alipin ni Raquel ay sina Dan at Naphtali. Ang mga anak niya kay Zilpa na alipin ni Lea ay sina Gad at Asher. Silang lahat ang anak na lalaki ni Jacob na isinilang sa Padan Aram. Nagkaroon ng malaking tagutom sa iba't ibang lugar, kaya pinapunta ni Jacob ang mga anak niya sa Ehipto dahil nalaman nila na may pagkain na binibenta doon. At ang gobernador ng Ehipto noon ay si Joseph na kanyang anak. Kung gusto niyo malaman ang kwento ni Joseph, may full video na ako nito, ilalagay ko na lang ang link sa description. Ang bilang ng lahat ng anak at apo ni Jacob na pumunta sa Ehipto ay 66. Hindi pa kabilang dito ang mga asawa ng kanyang mga anak. Kasama ang 2 anak ni Joseph na ipinanganak sa Ehipto. 70 ang kabuuan ng sambahayan ni Jacob na natipon sa Ehipto. Tumira ang mga Israelita sa Goshen na sakop ng Ehipto. Nagkaroon sila roon ng lupain at dumami pa ang lahi nila. Tumira si Jacob sa Ehipto sa loob ng 17 taon, nabuhay siya hanggang 147 years. Binasbasa ni Jacob ang 12 anak niya na pinanggalingan ng mga lahi ng Israel. At iyon ang huling habilin ni Jacob sa bawat isa sa kanila. Pagkatapos magsalita ni Jacob sa kanyang mga anak, nahiga siya, at nalagutan ng hininga. Niyakap agad ni Joseph ang kanyang ama at hinalikan habang umiyak. Pagkatapos, inutusan niya ang mga lingkod niyang manggagamot na embalsamuhin ang kanyang ama. Inilibing siya sa Kainan kung saan nakalibing ang kanyang mga ninuno. Bakit pinahintulutan ang mag-asawa sa malapit na kamag-anak noon? Hindi maikakaila na pinahintulutan ng Diyos ang incest sa mga unang siglo ng sangkatauhan. Dahil si Adan at Eva lamang ang 2 tao sa mundo, ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay walang pagpipilian kundi ang magpakasal at magparami sa kanilang mga kapatid at malalapit na kamag-anak. Ang 2 henerasyon sa panahon ni Noah ay kailangang pakasalan ang kanilang mga pinsan. Pinahintulutan pa ang pag-aasawa ng malapit na kamag-anak sa panahon ni Abraham at Jacob, at napangasawa nga ni Jacob ang pinsan niyang buo dahil kaunti pa ang mga tao noon. Subalit sa panahon ni Moises ay nagsimulang pinagbawal na ito sa Levitico 18 verse 6 to 18. Huwag kayong sumiping sa malapit niyong kamag-anak. Ako ang Panginoon, huwag mong ilagay sa kahihiyan ang iyong ama sa pamamagitan ng pagsiping sa iyong ina o sa iba pa niyang asawa. Noong panahon ni Moises, ang genetic code ng tao ay naging polluted na, at ang malapit na kamag-anak na ikinasal ay hindi naligtas. Gayunpaman, sa mga unang araw ng sangkatauhan, hindi ito mapanganib dahil sa katotohanan na ang genetic code ng tao ay walang mga depekto. At ang incest sa mundo ngayon ay mataas ang panganib na nagdudulot ng mga abnormalidad na genetic kung mag-asawa ang malapit na kamag-anak. Ano ba ang matututunan natin kay Jacob? Isa sa pinakamahalagang aral na matututunan natin mula sa kwento ni Jacob ay ang halaga ng pagtityaga. Sabi sa Genesis 29 verse 18, "Dahil may gusto si Jacob kay Raquel, sinabi niya kay Laban, 'Maglilingkod po ako sa inyo ng 7 taon kung ibibigay niyo sa akin ang kamay ni Raquel.' Nanligaw siya at handang magtrabaho sa loob ng 7 taon upang mapangasawa si Raquel, at pagkatapos ay 7 taon pa nang siya ay nilinlang ni Laban. Hindi siya sumuko, kahit na maraming hamon at balakid ang kanyang hinarap sa daan. Ang ibang kabataan sa panahon ngayon, isang text o sabihan lang ng matatamis na salita, ay napapasagot na sila ng mga nanliligaw. Mga kabataan, kung ikaw ay nag-aaral pa, ay huwag ka muna manligaw o magpaligaw dahil may tamang oras para dyan. At kung ikaw ay nanliligaw sa isang babae, ang goal mo ay mapangasawa mo siya tulad ng ginawa ni Jacob, hindi para makuha ang katawan niya pagkatapos ay iiwan mo lang pag nakuha mo na. At kung mag-girlfriend o boyfriend na kayo, at niyayaya kanyang makipagsiping, mas maganda nang hiwalayan mo ito dahil baka katawan lang ang habol niya sa'yo. Dahil ang pakikipagsiping ay para lang sa mag-asawa. Si Raquel at Jacob ay matiyagang naghintay ng maraming taon bago sila magkaanak."
at hindi sila nawala ng pag-asa kahit na tila imposible. At ang sabi sa Kawikaan 22 verse 24 to 25, huwag kang makipagkaibigan sa taong madaling magalit, baka mahawa ka sa kanya at mabulid sa ganoong pag-ugali. At ang sabi sa Kawikaan 21 verse 19, mas mabuti pang manirahan sa disyerto kaysa manirahan sa bahay na kasama ang asawang magagalitin at palaaway. So, kung ikaw ay manliligaw o magpapaligaw, huwag kang papasok agad sa relasyon. Alamin mo muna ang kanyang ugali at dapat may totoong pananampalataya ito sa Diyos. Kaibigan, huwag mong hanapin ang panlabas na kaanyuan kung ito ay gwapo o maganda, o kung ito ay mayaman. Ang hanapin mo ay yung taong mas mahal ang Panginoon kesa sa sarili niya. Gayahin natin ang ugali ni Jacob na sumunod sa magulang at sa Diyos at nagtiyaga ng 7 taon para lang sa pinakamamahal niya. Dapat tayong maging handa na magtrabaho ng husto at maghintay para sa mga bagay na gusto natin. Sa huli, ang ating mga pagsisikap ay gagantimpalaan. Kaibigan, ang pag-ibig at pagsasakripisyo ang mga susi sa isang masayang buhay. Hindi nagkataon na pinanood mo itong video hanggang ngayon. May purpose at plano ang Diyos para sa iyo. Alam mo, gusto ng Diyos na isuko mo ang buhay mo sa Panginoong Hesus, at ang pangako niya ay hindi kanya iiwan at pababayaan. Iingatan kanya at ito ay pangako niya sa iyo. Maaaring hindi siya magpo-provide ng pangangailangan mo sa paraang iniisip mo, pero ang sumatotal ay tutulungan ka pa rin niya. Lalo mong palaguin ang iyong relasyon sa kanya, magugol ka ng panahon sa pakikipag-usap mo sa kanya sa pamamagitan ng pagdadasal at pagbabasa ng Biblia. Magtrabaho ka ng maigi na parang nagtatrabaho ka sa Diyos. Patuloy mong mahalin ang iyong pasaway na asawa habang nagaantay ka ng kanyang pagbabago. Kasi ang pag-ani mo ay tiyak at hindi pwedeng hindi dadating. Magantay ka ng punong-puno ng kasabikan at pag-asang darating ang pinangako ng Diyos. Dahil kung ikaw ay anak niya ay siguradong ang iyong tatay sa langit ay may hinahanda na para sa iyo. Sa tulong ng Diyos ay kaya mong maabot ang full potential na disenyo ng Diyos sa iyo. Kailangan mo lang na magantay ng umaasa at may kasabikan gaya ng ginawa ni Jacob.